Maraming naglalabasan na prediction daw mula kay Nostradamus at Papa Bangga na di umano ay mayroong daw magaganap na zombie apocalypse ngayong 2021. Malaki ang posibilidad na wala itong katotohanan at pawang imbento at haka-haka lamang. Sapagkat alam naman natin na ang Diyos lang ang nakakaalam ng ating hinaharap. Pero paano kung mangyari nga ito? Anong klaseng mga zombie ang mamiminsala sa ating mundo? Ano-ano ang kakayahan at katangian nila? Ayan ang ating pag-uusapan at aalamin. Kaya kung interesado kong malaman, simulan na natin. Generic Zombies. Ang mga generic zombies ay ang mga tao na namatay nang dahil sa isang organismo na pumasok sa kanilang katawan. Ito rin ang dahilan kung bakit sila nabuhay at naging mga zombie. Sinasabing kapag ang organismong ito ay nakapasok sa iyong katawan, umaakyat ito sa utak at pumipinsala sa lahat ng internal organ. Di kalaunan ito ay nagiging isang virus na naipapasa sa pamamagitan ng kagat. Ang mga generic zombie ay ang mga zombie na napaka-agresibo. May kakayahang maglakad ng mabilis, umakyat ng mga hagdan at tumakbo ng katamtaman. Malalakas rin ang kanilang pakiramdam. Mausisa ang mga ito sa maraming bagay, lalo na sa mga bagay na gumagalaw. Subalit ganun pa man sila ay wala sa tamang kaisipan. Ang tanging layunin lamang nila ay ang pumatay at kumain ng mga tao. The Walkers. Ang mga Walkers ay mas kilala sa tawag na The Walking Zombies. Sila ang mga kalimitang makikita mo sa mga palabas na palakad-lakad at walang tiyak na destinasyon. Sinasabing hindi nalalayo ang kanilang katangian sa mga generic zombies. Subalit ang mga ito ay hindi ganoon ka-agresibo at hindi tumatakbo. Wala silang ibang ginawa kundi maglakad ng maglakad na para bang walang kapaguran. Maaaring isipin nyo na madali lamang pala silang iwasan at takasan dahil hindi naman pala sila ganoon ka-agresibo. Well, huwag na huwag kayong magpakakampante sapagkat ayon ang kanilang estilo. Hindi isa, hindi dalawa, at lalong hindi tatlo, kundi grupo-grupo kung umatake ang mga ito. Sila lang naman ang mga zombie na naglipana at nagkalat sa mga kalsada na talaga namang kaliwat kanan kung umatake. Kaya kung nataon na makita mo sila sa daan, malayo pa lang ay pinapayo ko na maghanap-hanap ka na ng matataguan. Sapagkat siguradong buto na lamang ang ititira nila sa iyo kapag ikaw ay kanilang naabutan. The Sleeping Zombies. Ang mga sleeping zombies ay ang mga zombie na malimit rin na matatagpuan sa mga kalsada. Sinasabing malaki ang pagkakahalintulad nila sa mga walking zombies sapagkat isang grupo rin kung umatake ang mga ito. Subalit hindi katulad ng mga walking zombies, ang mga sleeping zombies ay nananatili lamang sa isang lugar. Wala silang ginawa kundi matulog ng matulog habang nakatayo, umaga man o gabi. Pagigising lamang ang mga ito kapag mayroong narinig na ingay. Siguro, iniisip nyo na ay hindi naman pala ganun kadelikado ang mga to. Well, zombie is a zombie. Kakain at kakain ito ng laman ng tao. Kung sakaling tumatakbo ka at di inaasahang mapadpad sa lugar kung saan sila naroon, siguruduhin mong nakapatay ang cellphone mo at hindi ka gagawa ng kahit anong ingay. Sapagkat napakasensitibo ng mga zombing ito. Nagigising ang mga ito sa pamamagitan lang ng isang tunog.
At kapag nabulabog mo ang mga ito at nataong nasa gitna ka nila, well, good luck na lang. Sapagkat hindi sampu, kundi napakaraming zombie ang siguradong tutumog sa'yo. Huwag kang mag-alala sapagkat kung hindi ka naman gagawa ng ingay, ay hindi naman sila magigising ng dahil sa amoy lamang. Maraming paraan para mapatay mo ang mga zombie ito. At magagawa mo lamang yun habang sila ay natutulog. The Animal Zombies. Maaaring akalain natin na ang pagiging isang zombie ay sa tao lang tumatalab. Marahil dyan tayo nagkakamali, sapagkat maaaring maipasa rin ito sa mga hayop o maipasa ng mga hayop sa mga tao. Ang mga animal zombies ay mas mahigit na lakas at bilis kumpara sa mga taong zombie. Daig pa nila ang mga aso na nasiraan ng bait at nawala sa kaisipan. Napakadelikado ng mga ito sapagkat mas matalas ang kanilang mga pangamoy at paningin. Kumikilos ang mga ito ng kanya-kanya kung minsan naman ay sama-sama. Malalaman mong merong mga animal zombie sa paligid dahil sa kanilang malalakas na ungol at tahol. Kinakailangan ng masigit na pag-iingat sa mga ito, lalo na sa gabi, sapagkat sa gabi lamang ito umatake. Napaka-importante kung meron kang mga hawak na armas na maaari mong magamit pang laban sa kanila. Zombie Jumper. Ang mga zombie jumper ay bibihirang makita sapagkat sila ay kakaunti lamang. Malimit na nagsosolo lang ang mga ito at gumagawa ng sarili niyang diskarte para makakain. Marunong itong magtago at kalimitang patalon-talon lang sa mga sasakyan, bubong at matataas na lugar. Kahit solo lamang kung umatake ang mga ito, masasabi kong sila ang pinakadelikadong zombie sapagkat bukod sa lakas at bilis, matatalino ang mga ito. Yung tipong hindi mo mapapansin na nasa paligid lamang pala sila, nagmamasit at nag-aabang ng pagkakataon na sumunggap at umatake. May kakayahan ang mga ito na umakyat sa matataas na gusali. Sinasabing sila ang mga taong mahilig sa parkour nung sila ay nabubuhay pa bago sila maging zombies. Sinasabing para matalo mo ang mga ito, kinakailangang maging malakas ang iyong pakiramdam pati na rin ang iyong katawan sapagkat sa kahit anong oras at pagkakataon ay handang-handa silang umatake. The Running Zombies. Ang mga zombie ito ay ang pinakakinakatakutan ng marami at kinakaayawan ng lahat na talaga namang sila ay iniwasan at tinataguan dahil ang mga ito ay nagtataglay ng bilis at lakas. May kakayahan silang tumakbo ng napakabilis nang hindi man lang nakakaramdam ng kahit konting pagod. Sila ang mga zombie na malimit na humahabol sa mga tao na nasa sasakyan. Siguradong walang lusot sa kanila ang mga taong tumatakbo lamang gamit ang kanilang sariling lakas. At sinasabing kaysa tumakbo ay mas mabuting lumaban na lamang kung sakaling maabutan at makita kanila. Mainam rin na magtago ng mabilisan sa lugar kung saan hindi kanila basta-basta mahahanap. Ang mga ito ay napaka-agresibo at walang awa kung kumagat. Higit ang kanilang lakas kaysa sa mga unang zombie na nabanggit. Sinasabing mas mabuting paraan para sila ay talunin, ay punteryahin at putulin ang kanilang mga paa upang hindi na makatakbo. Pero mukhang malabo yun sapagkat grupo rin kung umatake ang mga ito. Hindi naman kailangang punteryahin ang kanilang ulo para sila ay mamatay sapagkat sinasabing sapat na ang tamaan lang sila sa kanilang dibdib. At magagawa mo lamang iyon kung ikaw ay may sapat na kakayahan, lakas ng loob at kaalaman, lalo na kung meron kang magagaling na makakasama. Kaya sa susunod nating video ay kikilalanin natin ang mga tao na magandang samahan kung sakaling magkaroon ng zombie apocalypse. Sino-sino ba sila
at ano-ano ang kanilang kakayahan. Yan ang ating aalamin sa susunod, kaya manatili lamang na nakasubaybay sa ating channel. Kayo guys, paano nyo lalabanan ang mga zombie ito kung sakaling makaharap nyo sila? Comment nyo naman sa baba para malaman ko rin. Hanggang dito na lamang ang ating video. Sana'y nag-enjoy kayo. Please subscribe and click the bell button. Thank you so much and peace out.